So ngayong araw nga ay tuturo ako kayo pumunta papuntang MOA. Kung magsisimula nga pala kayo guys sa Cubao, dito po kayo pupunta sa may Farmers Plaza Mall. And then kung makikita nyo po, may lalakarin po kayo dyan papunta sa may MRT3 papunta ng Top Avenue. Lakad lang po kayo sa bandang area na yan. And then makikita nyo po itong MRT na to, tawid po kayo dyan at dyan po kayo pupunta sa may taas na yan papuntang second floor dyan. Akit lang po kayo sa may overpass na yan, may MRT papunta po dyan sa may Top Avenue. Nakalagay po dyan is Araneta Cubao MRT3. Ayan po, kung pipila po kayo dito guys, mas maganda meron kayong beep card para hindi na po hassle. At loadan nyo na lang po kasi pag wala po kayong beep card ay mas hassle po at mahaba po kayong pila. And punta po kayo dito sa right side, papunta po yan ng Top Avenue. And ito po yung beep card guys, nabibili po siya ng 100 pesos sa store value and then may laman na po siyang 70 pesos na balance. And then pipila po tayo dito, rush hour na po siya and medyo matagal-tagal po ang inintay ko dito sa pag-aantay ng pagdating ng tren. Kasi nga rush hour na siya and malakas din yung ulan. Medyo basa na rin pala yung sapatos ko dito at alam nyo ba guys na sobrang pangit talaga pag nababasa yung medyas. Alam nyo ba yung feeling na yun? And ito yung Araneta Cubao Station MRT3 papuntang Top Avenue Station. And then nandito na yung tren ng kabila. And then ayan, kung makikita nyo guys, sobrang punong-puno talaga kasi nga rush hour dyan. And then weekends din naman ng araw na yan, kaya sobrang haba talaga ng pila and punuan talaga sa loob ng tren. And then siksikan nga pala guys, ayan, pupunta po kayo dito pagbaba nyo po ng Top Avenue. Ito po yung makikita nyo. Kung ayaw nyo po magbus, meron po mga jeep dyan sa may right side. Punta po kayo dyan paglabas nyo po ng MRT. 13 pesos lang po yung pamasahe. Pero pag nandun lang po kayo sa, kung gusto nyo po bus, punta po kayo sa area na yon sa may overpass doon. And 15 pesos lang may aircon na. 2 pesos lang difference ng bus tsaka jeep kung sa punta po kayo papuntang MOA from Top Avenue Station. And then nandiyan na nga po pala ako sa bus. Medyo traffic din dyan kasi nga rush hour and then maulan. Ayan, 15 pesos po yung bayad po sa pamasahe papunta. And then nandito na po tayo sa Cubao. Medyo mawala-wala na po yung ambon dyan. And then medyo mabilis lang guys from Top Avenue kasi nga traffic medyo tinagal lang din ako. Nasa 15 minutes or 20 minutes din tinagal ko dun sa may traffic kasi nga traffic. Pero kung wala, nasa 10 minutes lang nandun na kayo. And then naglakad-lakad muna ako kasi nga pupunta ako sa may Powers Display. And then pumunta nga pala ako ganyan dyan mag-isa. And then tuturuan ko lang kayo paano mag-commute sa mga mayayain dyan magtanong. And then lakad kayo sa area na to and then dun po kayo dadaan sa may overpass. Ayan na po, nasa Mall of Asia Arena na po ako. From Cubao, ang ginastos ko lang po ay Cubao to Top Avenue is 24 sa MRT. And then sa bus po ay 15 sa bus. Then yun lang po yung ginastos ko papunta from Cubao. And then kung uwi po kayo, dyan lang po kayo, may mga jeep po dyan papuntang Top Avenue and dun po kayo sasakay until 10 PM lang po. And then sa mga entrance po ng mall, may mga nagbebenta na po ng ticket ng fireworks display. 8:30 nga po nagsimula yung fireworks display kasi nga dalawang country po yung nag-contest. And then dito mawala-wala na yung ulan and ito na po yung fireworks display guys. And then kung pauwi na kayo, dun medyo mahirap umuwi kasi nga limited na lang yung mga sasakyan na pwede nyo masakyan. And sa mga papunta or pabalik ng Cubao, better to go to PTX terminal and then sakay na lang po kayo ulit pabalik pa Cubao. Marami na po dong bus sa may PTX. And then mga sa mga pamonumento naman po, nandyan na po mismo yung mga bus sa may tapat ng globe ng SF Mall of Asia. And then sa other way po, hindi ko na po kabisado. So kung may mga area po kayo napupunta or uuwihan, meron naman pong terminal na mga jeep dyan or mga van dyan sa may harap po ng MOA. And then yung iba naman po, kung medyo may kaya-kaya naman po kayo, yung iba nag-grab na lang o yan nagta-taxi. And then iwasan nyo na lang din po yung mga angkas sa mga gilid na sobrang taas maningil, yung mga nangingi ng contract like taxi, sila po mas maganda na mag-book na lang po kayo via application. Compare na lang po at aalokin nila po kayo ng presyo na hindi pa naman po swak doon sa may mismong application. Ayun lang.